Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So today, ang magiging topic natin is kung paano ako nakapunta dito sa Finland as a practical nurse. So if you are a registered nurse in Philippines, undergrad, or BSN, itong video na to para sa'yo. So, lahat ng to is, ito yung mga pinagdaanan ko nung nag-process ako ng papers ko dito sa Finland. So, kung meron man akong mababanggit na iba sa mga pinagdadaanan nyo ngayon, the same agency as mine, siguro may mga changes na kasi last year pa nung nag-process kami. So, siguro para ma-improve din ng agency yung services nila. So, before ako mag-start, gusto ko munang sabihin na registered nurse ako sa Philippines and meron akong hospital experience, pero hindi na siya nare-require ng agency. So, kahit wala kang experience or kahit hindi ka registered nurse, pwede kang mag-apply sa agency nila. Yun yung kinagandahan, which is a good news para sa mga aspiring nurses na gustong pumunta dito. Ayan. At gusto ko ding sabihin na itong vlog na to is hindi sponsored ng agency or ng kahit na sino man. Gusto ko lang makatulong sa mga kapwa ko nurses na gustong mag-apply dito. Kasi marami akong natatanggap na messages sa page ko, Instagram, and sa main Facebook ko din kung paano daw ako nag-apply. Mga former colleagues, mga kakilala kong nurses, mga kabatch ko ng college, kung paano daw ako nakapunta dito. Kaya ginawa ko itong vlog na to para na din sa lahat na gusto ding mag-process pupunta dito. So ito yung pangalan ng agency na inapplyan ko. Tapmic International Manpower Services. Located sila sa La Trinidad, Benguet. So mayroon silang ka-tie-up dito na agency, si Silk Road. Ayan, ilalagay ko sa screen. Ayan. So paano ko nga ba nakilala si Tapmic? So, meron akong friend na nasa Sweden at meron siyang nakilalang mga nurses na napaalis din ni Tapmic sa Sweden at sinabi niya sa akin yung agency nila. So, tinignan ko sa Facebook at tamang-tama meron silang orientation. So, ang gagawin nyo is i-search nyo sa Facebook yung kanilang Facebook page at magpo-post sila kung kailan merong orientation. So, aabangan nyo kung may mga orientation sila. I think, for now, parang 1 month na silang walang post about orientation. Pero, abangan nyo lang. Baka sakaling meron silang orientation for next month. So, pag sa post nila, meron kang makikitang link. So, hindi na tayo mag-go through further sa link. Kasi, I know, kaya nyo nang sundan kung ano yung mga mangyayari doon sa link na yon. Ayan. After ng link, meron kang kukontakin kanila for orientation. And mind you guys, sa orientation, dapat itanong nyo na lahat ng gusto nyong itanong. Kasi para clear, bago kayo mag-start ng language, clear na sa inyo lahat. Lahat ng babayaran, ano yung mga documents na kailangan nyong i-process. So sa orientation, doon nila sasabihin kung ano yung magiging process na mangyayari. Kung ano yung mga documents na kailangan nyong i-prepare, ano yung mga babayaran, ano yung mga mangyayari talaga. So, sa orientation pa lang, itanong nyo na kung ano yung mga lahat ng gusto nyong itanong. And then, after ng orientation, meron silang ibibigay sa inyo na module, yung Kulmahoidan. Parang ano siya, parang introduction sa lahat ng mga module na madadaanan nyo. So, sa amin dati, pinabasa kami ng hanggang chapter 10. Hindi ko lang alam kung chapter pa rin sa Kulmahoidan ngayon, pero sa amin dati hanggang chapter 10. And then, nung natapos namin yon, in-schedule nila kami for an interview. Yung interview is finish ang mag-i-interview sa inyo. Pero, in English naman yung conversation, syempre. Hindi pa yan sila mag-i-expect na marunong na kayong magsalita ng finish. Kasi nga, pag-aaralan pa lang, diba? So, madali lang naman yung interview. Hindi naman siya mahirap. Parang, kusa lang siyang lalabas sa'yo. Like, as far as I remember, parang tinanong ako kung
Siyempre, magpakilala ka muna, ganyan. And then, tinanong ako kung ano daw yung long-term goal ko pagdating ko ng Finland. Ganun. Kung may mga kakilala ba ako sa Finland, saan sila located. Eh, may mga friends akong nasa Helsinki. So, sabi pa nila, kung may mga friends ka daw sa Helsinki, ganyan, may possibility na dun kanila ilalagay. Ganun. Which is, nandito ako ngayon, malapit sa mga kaibigan ko. And then, ganun lang. Halos lahat naman ng in-interview, pumasa naman. Parang, ano lang, gusto lang nilang malaman kung ano yung mga insights nyo, kung ano yung mga expectations nyo sa language, at saka yung mga plano nyo pagdating ng Finland. Ganun. Madali lang siya. And then, after ng interview, bibigyan nila kayo ng batch name. Guys, sa amin, batch 26 kami. And then, binigay na nila sa amin yung module na kailangan namin pag-aralan. So, after ng Kyul Mahoydan, nag-Yo Mahoydan na kami. Dito na papasok yung language training. So, ang language training, hindi na siya sakop ng agency. Hindi na si Topmake ang hahawak. So, ang hahawak na nito is yung NLRC, Nordic Language Review Center. So, nakabase pa rin sila sa Pilipinas, pero ang mga instructor ay mga Finnish. Meron isang nakabase sa Baguio yata. So, dyan na mag-start yung language nyo. So, anong nangyayari during language training? So, meron kaming ginagawang one-on-one every week. So, halimbawa, ngayong week, pag-aaralan namin yung isang chapter. And then, magpo-post ang review center ng schedule kung kailan ka pwedeng mag one-on-one. Halimbawa, may trabaho ka ng morning, sa gabi ka lang pwede. Sa gabi ka magpa-schedule. Flexible naman yung time. Yun lang, kailangan mong bilisan pagka, halimbawa, nag-post sila ng schedule. Kailangan mong bilisan kumuha ng schedule kasi minsan mauubusan ka sa dami ng nag-aaral na. Ganun. Yun, kung halimbawa morning trabaho mo, magpa-schedule ka ng gabi. Sa amin dati minsan 8:30 ng gabi, ganyan, alas 9, tapos 30 minutes siya. So, sa 30 minutes na yan, ano yung nangyayari? Sa module, merong mga activities, minsan 1 to 15 activities. Babasahin mo muna yung theory and then may activities after. So, sinasagutan namin yan. Hindi naman yung buong 1 to 15 activities sinasagutan namin sa one-on-one. Pipili lang yung teacher ng, halimbawa, tatlo ganyan na sagutan. And then, merong tinatawag na benchmark. Yung benchmark, yun yung parang pinaka-importanting gagawin sa mga one-on-one. Halimbawa, ano bang halimbawa ng benchmark namin? Kalimutan ko na yata. Halimbawa, mag-order ka ng hamburger sa restaurant. And then, paano mo siya sasabihin in Finnish? Ganun. Pero syempre, yung pag-aaralan nyo pa naman yan bago nila ipa-benchmark sa inyo. So, kailangan nyo talagang mag-aral. Ganun. Hindi naman siya, although nakakakaba, pero syempre, pagka-prepared ka, easy na lang siya. Ganun. So, ganun yung nangyayari sa language. Kami, nag-aral pa rin kami hanggang may schedule na kami ng deployment. So, 1 year mahigit kaming nag-aral. Kasi kahit na-approve na yung visa namin, continuous pa rin yung one-on-one namin sa teacher namin. Kasi, mas mabuti na din kasi may mga times na nakakalimutan kasi yung mga napag-aralan mo na before. So, ayun. And then, merong exam. One time lang yung exam. A2 exam ang tawag. So, yung exam is hinheld sa QC. Meron din sa Baguio. So, kung kami, mga nasa baba lang, like, nasa Manila ka lang, or sa akin, nasa Davao ako, lumipad ako ng QC para mag-exam. So, kung may mga concerns kayo about sa language, kay NLRC kayo magtatanong, hindi kay Topmake kasi walang hindi na siya trabaho ni Topmake. So may mga concerns kayo about sa mga documents nyo, ganyan, kung may mga problema kayo sa mga papel, ganyan, si Topmake ang tatanungin nyo. Ganun.
So, nung natapos na kami ng A2, saka kami nakakuha ng, saka kami sinabihan ni Topmake na meron na kaming schedule sa embassy for visa appearance. So, nag-exam kami ng September. Ang visa appearance namin is October 8. So, bumalik na naman ako ng Manila. Napakagastos ko, guys, nung ako. Kasi pumunta ako ng Manila nung nag-exam. Kasi wala akong masyadong kilala sa Manila para mag-stay. At saka hindi rin kasi namin alam na meron na kaming visa appearance. So, pabalik-balik ako ng Manila. Ayun. Between sa language training, pinaprocess na namin yung mga kailangan naming i-process na mga documents. Like, pag-renew ng passport, pinaka-importante sa lahat, i-renew yung passport nyo kung 1 year na lang ang validity niya kasi hindi siya tatanggapin ni Topmake. Kailangan 1 year mahigit. Kasi syempre, mag-aaral pa kayo ng language and then sa visa appearance kasi tinitignan ng embassy yung mga passport na mahigit 1 year pa yung validity. Kasi meron kami isang kasama na hindi siya nakasama sa deployment namin. Kasi nga, although approved na yung visa niya, pero hindi ni-release yung residence card niya dahil yun nga, pa-expire na yung passport niya. So, I think, approve sila ng November, tapos yung passport niya mag-expire ng May 2022. So, hindi siya nakasali doon sa list ng mga madideploy. So, ayun, kailangang i-process nyo na yan. Ganun din sa PRC card nyo, kailangan nyo na rin siyang i-renew. Kumuha na din kayo ng mga documents nyo sa PRC, like board rating, certificate of passing, yung lupon, mga papers nyo sa school kung wala pa kayo, mga TOR nyo, ganyan, diploma, kunin nyo na. And then, before pala kami nag-A2, nagpa-pre-medical kami. So, yung pre-medical, ang sa akin, sa Medicines Davao ako nag-pre-medical. Doon na rin ako nag-final medical. So, ngayon, hindi ko alam kung yun pa rin yung setup ni Topmake kung na pwede kang magpa-medical sa mga POEA accredited na mga clinic or laboratory. So, maaring iba na ngayon. So, ano yung kasali doon sa medical? Itatry kong ipakita yung pre-med ko. Pero kasi merong x-ray, merong physical exam. Yung sa physical, may nag-BP, height, tapos tinignan yung dito sa leeg. And then, tinignan yung kamay ko, ginanyan. Tapos, merong neuro. Sa neuro, meron kayong i-examan, maraming exam. Merong opta, merong dental, merong ayun, sa blood, kung meron kayong mga HIV, ganun, may mga PTB kayo, kung high blood, ganyan, kung may mga hypertension kayo, minsan sa pre-medical pa lang, sinasabi na na kailangan mo ng maintenance. So, kung kailangan mo ng maintenance, talagang asikasuhin mo siya kasi kung hindi, magkakaproblema ka sa final medical. Pag sinabi sa pre-medical na kailangan mong ipapasta yung ngipin mo or kailangan mong ipabunot yung ngipin mo, kailangan mo ng salamin, gawin mo na para wala ka nang poproblemahin sa final medical. Kung nag-final medical na ako, wala na akong naging problema. Dire-diretso na lahat. Cleared na lahat. Ganon. So, habang nag-aral kayo ng language, alagaan nyo din yung sarili nyo kasi hindi porket may visa na kayo or pumasa na kayo ng A2, makakaalis na kayo. Meron pa kayong haharapin, guys. May final medical pa. Hindi kayo papaliparin ni Topmake pagka hindi cleared yung final medical niyo. So, what if okay na lahat, tapos meron pala kayong nagka-PTB kayo, or wag naman sana, or meron kayong something sa heart, ganyan. So, alagaan yung sarili nyo, mag-exercise, or kumain ng healthy foods, ganun. Tsaka nung nag-appearance pala kami sa embassy guys, pinakuha kami ni Topmake ng salmonella test at tsaka PTB, x-ray lang naman yun. And kailangan naming magpasa sa kanila ng medical certificate na nagsasabi na wala kaming PTB at wala kaming salmonella. So pinasa nila yun sa embassy. Tsaka sila nakakuha ng schedule namin for visa appearance. So, nung visa appearance namin, madali lang siya.
Halimbawa sa amin, ako, yung schedule ko is alas 8 ng umaga. So before 8, nandun ka na. Nagaantay na kami sa labas. May mga, nasa taas siya eh. Merong mga nakabila sa baba, mga seaman. Medyo nalito lang kami. Pero merong isang lalaki doon, magsasabi siya na sino yung mga galing kay top mate na mag-appearance sa Finland. So sabihin niya, sa taas kayo. So umakyat kami, tapos pumila, and then pagpasok, merong nag-guide sa amin na dito kayo diretso, dire-diretso pa hanggang sa pinakaloob. Kasi meron dito sa front banda na ibang country, Netherlands yata, maganon, Canada. And doon kami sa pinakalikod. So merong mga rooms dyan. Before pala kami pumasok, binigyan nila kami ng number. So nung dumiretso na kami doon sa likod, tinawag yung number. Halimbawa ako, number 1, dito ka na room papasok. Halimbawa, room 1 or room 2, ganyan. So pumasok ako doon. So pagpasok, ang tinanong sa akin is name ko, birthday, edad, and then yun, mga information about sa passport. Wala namang tinanong about sa kontrata. Ang bilis lang. And then lumabas ako. Tapos sa kabilang room, doon yung kung saan ka magbabiometric, mag fingerprint isa-isa, tapos doon ka na din pipicturan. And then yun na, i-prepare nila yung ipapa-fill up nila sa iyo yung LBC, na yung plastic ng LBC kung nasaan yung mga address mo, pangalan, ganyan. Dapat yung ilalagay mong address doon sa kung saan ka nakatira talaga, ganyan. Halimbawa ako, nasa Davao ako naka-base, pero taga Sultan Kudarat ako. Yung Davao yung nilagay kong address. So sa Davao dumating yung residence card ko, ganyan. So dapat tama yung paglagay nyo ng address nyo. And then may babayaran din. And then sa mga documents nyo na ipapasa nyo sa embassy, huwag nyo nang poproblemahin kasi i-prepare lahat ni topmate. So before yung appearance nyo, ibibigay, kukunin nyo doon sa office ng NLRC, sa QC, yung folder kung saan andun lahat ng mga kailangang documents para sa visa appearance. So hindi nyo siya poproblemahin. Sarili nyo na lang ang i-prepare nyo. Sa appearance, huwag kayong kabahan. Okay lang naman siya, hindi naman siya nakakatakot kasi mga Pinay naman, Pinoy yung nag-interview sa amin. Ang bilis lang. Tapos, yun na, antay ka na ng result. Yung sa akin, nag-visa appearance kami ng October 8, tapos na-approve ako ng October 18. Tapos yun, sabi ko nga, hindi assurance na pagka okay na yung visa mo, approve na, and then okay na din yung A2 mo, hindi siya assurance para makaalis ka kaagad. Kasi may mga instances pa na mangyayari gaya sa amin na akala namin hindi kami makakaalis ng December 2021 kasi nga naabutan kami nung deployment ban. Kasi na-reach na yung ano, yung ceiling ng deployment ban. So, ang akala namin makakaalis kami ng 2022 pa. But then, ang galing ni God, dinagdagan ni POEA yung deployment cap ng 500. So, nasali kami doon. Isa kami sa mga nabigyan ng OAC. Ayan. Kung nalaman na ni topmate na kasali kami doon sa 500 na makakakuha ng OAC, dire-diretso na nagpidos na kami, nag-final medical na, and then kinuha na nila yung payment for yung additional na 25,000 para sa ticket. Tapos yun, nag-antay na kami ng ticket namin na isi-send ni topmate sa email. Tapos, briefing na para sa departure. So, I think yun lang. For sure, may mga nakalimutan ako, pero i-comment nyo na lang kung meron akong nasabi na like iba na sa inyo or may gusto pa kayong malaman, or kasi for sure may nakalimutan akong may mga nakaligtaan akong sabihin. Pero i-comment nyo lang kung meron pa kayong gustong malaman. Ayan. Or pwede kayong mag-message sa akin sa Facebook page, sa Instagram. Tatry nating sagutin lahat. So, gusto kong mag-thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa vlog ko, sa mga nag-message sa akin. So, yun lang. Thank you at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to my channel. And i-hit nyo yung notification bell para updated kayo sa mga bago kong vlog. So, ayan. See you next time!
Moikka!